Hello po, good morning. Maaga po tayo nagisingin at bumaba tayo dito sa kulungan ng mga manok. Nandito po tayo ngayon at nagpatuka. Ayan. Tapos na po tayo nagpatuka. Pupunta po tayo dahan sa sa kabila ng bundok. Kuha po tayo ng ng saging dahil may nakita po kami doon na pahilog na. Baka maulahan tayo ng ibon. Tara, kunin natin mga kadayo at nakakain naman itong mga alaga. Ayan sila, nagsusunuran sila pagkat. Kunin natin yung doon. Yung saging. Ayan ang kulungan nila sa loob. Maliliit pa. Tara, kunin natin yung saging. Andito na tayo mga kadayo, no? Malapit na tayo dun sa kukuhanan ng saging. Doon banda yun eh. Doon tayo kukuha ng saging. Makikita nyo yung likuran na yan. Yan, pag yung umulan, yan tayo magtatanim ng mga gulay, ganun. Sitaw, talong, okra, kung ano pang maitanim natin. Pasok tayo dito. Nandito naman tayo sa place ng sa lugar ng mga dragon fruit. Sara muna natin to kasi may mga hayop na pumapasok. Kawawa yung mga halaman. Ayan. Dito naman tayo sa lugar ng mga dragon fruit. Bali, lalampasan natin to at dun tayo sa kabila. Namumulaklak na rin po sila. Ayan o. Ayan, mga bulaklak na mga dragon fruit. Ayan o. Mga May, malalaki na po yan. Ito. Dami ng ito, buo na to. Ayan. Dami ng bulaklak. Tara, samahan nyo ako mga kadayo dun sa sa kukuhanan natin ng saging. Sinakita namin noong isang araw, parang matigas na siya, pahinugin na. Kaya kukunin natin. Ito yung lugar ng dragon fruit nila, kuya. Ayan. Ganda ng lugar. Maririnig niyo yung mga huni ng ibon. Ayan. Kunin natin yung saging. Dahil mga ilang araw lang ay maihinog na po yun. May puso po ng saging dun. Kita nyo ba? Ayan. Pag mahaba na yung piling niya, kunin na natin. Tapos gugulayin naman natin yung puso ng saging. Sarap po yung puso ng saging, gagawing gulay. Dito mga kadayo, meron tong meron ditong puno ng lumboy. Ayan. Nakikita nyo, napakaraming ang daming bulaklak Pag namunga po ito, kwento po nila dito, ito'y talaga napakatamis at malalaking lumboy. Kung alam nyo po yung lumboy, ay yun po yung duhat. Ito po yung tinatawag nilang lumboy sa ibang lingwahe. Tapos duhat naman sa Tagalog, dito lumboy. Ayan. Makikita nyo, napakarami po siyang bulaklak. Sobra, napakaraming bulaklak yung lumboy na to. Pag ito na muna, abangan nyo mga kadayo, siguro madalas tayo mapapatambay dito. Magdadala lang po tayo ng asin at saka garapon at lalagyan natin yung lumboy doon, hugasan natin. Lagyan ng asin tapos alug-alugin, napakasarap po yan. Ayan, nakita nyo po yun. Yan po yung kukunin natin kasi matigas na po yan. Papahinugin na lang po natin doon. Kasi dito, pag nahinog po yan, sigurado maunahan po tayo ng mga ibon. Kunin po natin. Kuhanan po natin. Matamis po na saging to. Maliliit po siya pero matamis po ito. Ayan mga kadayo, uwi na tayo. Nakikita niyo yung bundok sa likuran ko. Minsan dyan po kami pumupunta ni kuya. Dahil may mga po dyan, mga tanim siya, mga prutas. Sari-sari yung mga prutas, mga kadayo ang nandyan. Ngayon, nakuha na po natin yung saging. Tara, uwi na po tayo. Baka kasi tayo ay maunahan ng ibon. Ayan mga kadayo, muli po, lagi po nagpapaalala. Mag-iingat po tayo sa paglabas ng bahay, sa pag-uwi ng bahay, dahil meron po tayong pamilyang nagaantay.
Ayan, God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po.